Magandang hapon mga batch mates at class mates. Ngayon po, dito po sa aming Nelia P. Gonzalez Conference Room ay kasama natin ang isa nating alumni mula sa SESAM. So, ngayon sir, pwede po mo batiin muna ang ating mga taga-tanood. Una-una, magandang hapon sa'yo, Polly. Yes. At sa ating mga taga-panood, mga kapwa ko alumni ng UPLB, sa mga kabatchmate ko at colleagues. So, magandang hapon sa inyong lahat. Yan, magandang hapon, sir. Excited na kaming mas makipagkwentuhan po sa inyo. So, unang-una, sir, kasi kayo ang unang pinadala ngayong season ni Dean Ancog. Dahil daw po, kayo daw po yung kauna-unahang straight PhD ng SESAM. Siguro po, dalawang parte yung tanong ko, no, sir? Kasi para po sa ating mga tagapanood, pwede niyo po bang i-explain yung tungkol dun sa ano ba yung straight PhD at paano po ba nakakwalify dito? Tapos, yung pangalawang ko pong tanong ay, ano po ba yung advantages and challenges ng pagiging straight PhD? Una, nagpapasalamat ako kay Dean Rico Ancog. Yes po. So, dahil sa in-endorse niya ako para magsalita dito. So, ako nga yung unang-unang straight PhD. So before we proceed to the advantages and challenges na na-experience ko, so yung straight PhD program, medyo bihira. Yes. Kasi kailangan, ang minimum qualification dyan, during your master's program ay 1.25 ang general weighted average for the two consecutive semesters. Minimum qualification yun. After you met that qualification, you will undergo a oral and written examination, comprehensive examination. So, tapos, an additional requirement dyan ay kailangan may mga publication ka. So, na-meet naman natin yun, na-endorse ako din, I completed that program. So, pangalawang tanong, yung challenges and advantages. So, unang-unang advantages nyan ay yung time. Kasi, in regular masteral and PhD, 2 years and 3 years. So, a total of 5 years. Pag straight PhD ka, in just 3 years, tapos yun na. You completed the straight PhD program. Yes. In my case, 3.5 years, I need to extend additional semester. So, 3.5 years. So, kumpara sa 5 years, tipid pa rin. Yes, sir. Pangalawa, allowance. Okay. Kasi, DUST scholars ako noon. So, na-upgrade din yung allowance ko from 18,000 to 15,000 to 23,000 per month. So, yun. Pangatlo is yung proud ka, mayroong kang pangalan na sinasabing straight PhD, na bihira lang nakakagawa. So, nabilang ka doon sa mga ganun. So, yung confidence level mo, mas mataas. Mm-hmm. Pang-apat is yung deeper expertise level. So, mas pinahirapan ako dito kumpara sa regular na PhD program. So, dahil straight PhD ka, iba yung tingin, mas mahirap yung dissertation, etc. Pero, mas yumabong yung iyong kaalaman pagdating sa research expertise. And yung, siguro yung panghuli, is yung advantage in terms of promotion. So, pagdating ko sa opisina, in just a matter of short time, I promoted from salary grade 15 to salary grade 22 kaagad. Grabe, sir. Ang laking step noon, ha? Jump talaga. Then, I was designated into a division chief level position. So, I held the planning and management division. And concurrently ako doon sa isa sa newly created na field office. So, then later on, I was promoted into a full-fledged salary grade 24 position in the DMA during that time. So, malaki talaga yung advantage mo kumpara doon sa iba. Oh. Yun naman sa problema, challenges. Challenges naman. Challenges, hindi naman problema. Yes, well. Yung na-experience ko, siyempre, dahil nga siya ay wala akong masteran. Yes. So, it's pag tinatanong sila, wala akong masteral kasi straight PhD. Mm-hmm. So, pangalawa, yung dahil nga sa straight PhD, mas mahirap. Mas mahirap siya
dahil doon, kumbaga may health problem na na-incur ako during that time na tinatapos yung dissertation. Then, siguro hindi mawawala yung professional jealousy pagdating sa trabaho. So, yung malaking threat sa kanila yung pagka yung graduate ng straight PhD program. Mm-hmm. But other than that, overall naman, mas maganda. Siyempre sir, dapat din nating pasalamatan ang inyong advisor during that time. Tanda niyo pa ba sir? Pwede niyo ba i-shout out naman ang ating advisor? Kasi ang ating advisor ay lagi akong pinagmamalaki niyan. Wow. So si Dr. Pilino Lansigan at ang co-advisor ko ay si Dr. Leonardo Flores. Mga retired na po, tama po ba, yes, sir? Yes, retired na sila. Ayan, kayo yung living legacy naman nila dito sa university. Ngayon naman, sir, puntahan naman natin yung training nyo. How does your training as a student of UPLB? Kasi di ba, sir, tama po ba ako? BS forestry po kayo nung undergrad. Tapos, how does this help you in building your career? Napakalaking tulong, no, yung training natin dito sa UPLB. Unang una yung pagiging independent and resourceful. So, kasi galing ako sa probinsya, nag-aaral ako dito, kumbaga natuto akong tumayo sa sarili kong paa. So, naging resourceful ka kasi ang dami-dami pinapagawa noon, yes, time na natin. No? So, pangalawa, yung ating pagiging perseverance, yung pagiging matyaga. Kasi maraming ang problema, mag-isa ka lang, maraming kailangang i-accomplish, pero kaya mong kasi katulad noon, galing ako sa mahirap na pamilya, mm-hmm, kinailangan ko mag-student assistant that time. Mm-hmm. So all the time, every semester, lagi akong SA. So, pangatlo is yung dito sa SESAM, nung ako yung nag-aaral ng SESAM, nahubog yung aking critical thinking ability. So yung kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag-evaluate, kung paano ka mag-analyze, yung holistic thinking, at paano mo atakihin yung problema not only in terms of technical but also overall problem. Na nagamit ko yun nung ako ay nag-assume bilang isang division chief ng planning and management division. So, at dahil doon, isa rin sa training natin kung paano maging innovative at creative. Yung mga solusyon na dati ang hirap-hirap, paano pa natin ito magiging effective sa panibagong pamamaraan? So maging creative ka. So kailangan kasi ang training natin dito, kailangan yung nakakaangat ka doon sa kapwa. O hindi naman in terms of ano, but in terms of the level ng iyong pagtatrabaho, dapat mas angat pag UPLB graduate. So, dahil doon, napakarami kong mga innovations noong ako ay nasa DNR pa. Katunayan, Koli, binigyan lang nila ako ng award ng Most Innovative Award. Wow! Congratulations, sir! Kasi at natulungan natin sila, pinagmamalaki ko yan, natulungan natin sila na maging number one region. Yung DNR, National Capital Region. Sa NCR. So, Eagle Award. Eagle Award sila. So, nung nandun ako, ay hindi lang trabahong pang-planning management division ang tinrabaho natin. Mm-hmm. Marami tayong innovative. Like, for example, yung frontline services management, may one-stop shop kami sa baba, mm-hmm, para doon in compliance to ease of doing business. May front, may online appointment, meron tayong, during the time ng pandemic, meron kaming online attendance monitoring system. So ako yung una na nag-adapt doon sa existing situation, like for example, pandemic. May online payment din kami. Kaya hindi kami nahirapan noon during the time ng pandemic kasi nakaka-adapt yung sistema. During also that time, I helped them to be ISO certified, double. Wow. ISO certification, yung quality management at environmental management system. So ako yung tumay yung management representative sa audit at saka sa certification process. So marami pang iba na tayong nagawa. At ang siguro isa pang legacy doon is yung dati kasi walang field office ang DNR. So during the time of Secretary Matu,
mayroon siyang mandate na mag-create ng 4 na field offices. Mm-hmm. At dahil doon, isa tayo sa mga nag-draft ng proposal doon sa creation ng 4 na field offices. Ngayon, fully operational na yung 4 na field offices, north, south, east, west. And kakaibat noon, tinulungan din natin sila na magkaroon ng mga approved plantilla position. I think more than 30 plus. Ngayon ay pinipila pa na nila yung plantilla positions na yun. So kaya yun, hindi ko naman magagawa yun kasi kung yung trailing natin dito ay hindi ganun ka-rigid sa UPLB. At saka yung pagmamahal sa bayan. So, huling-huli yun. Yes, na nagtatrabaho ka not for your own sake but also to serve the people. Kaya nga tingin ko, sir, mas masarap yung ano yung pag-harvest yun ito, pag-reap ng rewards kasi wala namang kayo na-expect eh. Yes, tama po. May I know, sir, kailan po ba kayo nasa DNR? Ano, kailan kayo naging DNR chief? Matagal na panahon ako nasa DNR. After graduation, I worked as a research staff dito sa Ecosystem Research and Development Bureau. Mm-hmm. After 6 years, nakakuha tayo ng permanent position sa DNR National Capital Region na ano yan, rose from the rank, forester 1, forester 2, hindi na ako dumaan ng forester 3, forester, senior forester, diretso na ako sa section level, mm-hmm. then division chief. So, umalis ako sa DNR ng 2021 and I stayed in the DNR for almost 22 years plus. Tapos recently, I naisipan ko mag-academe. At ito na nga po, sir, nandito kayo sa academe at nakikipagsapalara naman dito. Tingin ko naman, sir, talagang kayang-kaya nyo kasi ang dami nyo nang nakuha sa DNR na pwede nyo mailapat dito sa SESAM. And I think very, very honored ang SESAR to have you on board. Ngayon naman, sir, syempre, katatapos lang po ng graduation. Ito lang po, last week, noong August 5. Unang-una kong tanong, sir, siguro muna, is ano po yung tips nyo para sa ating mga newly graduates in finding their own niche or yung kanilang career path? Ako, mag-advise ako dun sa newly graduate based on my experience. Yes, sir. So, ang aking may papayo is find your passion, follow your passion, and enjoy. Sa panahon ngayon, naniniwala kasi ako na pagka mahal mo yung trabaho, mahal mo yung ginagawa mo, lalabas yung full potential. Technically, nandito na tayo, alam natin. But I think yung lahat ng potential, pagiging creative, innovative, how we think and how we implement, how we manage people, it is about your passion, your love to work. Mm-hmm. And love to our country. Paano ka ba bakit ka ba magsisilbi? Mm-hmm. Dapat may impact. But dapat mayroong kang nagagawang mag-initiate ng change. Alam mo, noong nakagraduate ako, actually, forestry is not my dream before. Mm-hmm. I dream, ang pangarap ko, maging isang engineer. Wow, engineer. That because of the opportunity, yes. Dahil mahirap lang ang pamilya na nakagisnan ko, mayroong opportunity na ito yung nag-grab kong opportunity. At hindi naman ako nagsisisi. Pero siguro kung magsasalita ako para sa mga kabataan, sa mga newly graduate, mas maaga pa, find your passion and follow your passion. Dahil dito, mahuhubog ang iyong career. At dito, makaka-inspire ka ng mga bago. So, hindi yung huli na para makita mo yung passion pero hindi ka na focus dahil you are burdened now with different priorities like the family, finances, etc. Pag newly graduate ka, kung hindi ka naman burdened with that problem, follow your heart. Yes. Ito, sir, kasi may question kami before kung dapat ba daw after nilang graduate ng kanilang undergraduate course ay mag-graduate studies na sila? Kayo po ba, ano po bang tingin nyo? Dapat bang diretso na sila sa graduate program or mag-ano muna sila ng kanilang career bago mag-graduate program? Ako, para sa akin, kailangan muna mag-practice muna sila. Kasi yung graduate schooling is mas maganda kung may maisi-share ka. Yes. With your own experience. So, para mas may lumabong. Kasi kung diretso ka,
from undergrad tapos graduate study. Kasi ako naniniwala ako na 60% of our learning can be learned doon outside world, not inside the class. Mm-hmm. So mas maganda pa rin kasi yung theories na natututunan natin dito sometimes need to be validated on the ground. Yes. And adapted. Para mas ano experiential learning, sir, no? Ayan, dahil dyan, sir, maraming salamat po sa inyong oras at umakyat pa kayo talaga dito sa NTG Hall para makita itong ating conference room. So ngayon naman, sir, syempre, dahil nandito po kayo, hindi ko naman pwedeng hindi nyo gawin yung aming shoutout dito sa ating segment, yung Tatak shoutout. Ako, si Eduardo Calzeta, proud Tatak UPLB ako.